Isang man-made dam sa Misamis Occidental ang kinatatakutan at pinangingilagan daw ng mga residente, pati ng mga turista, dahil daw na ito'y umano'y kumukuha ng buhay ng mga tao, pati mga bata. Marami ring mga hindi pa maipaliwanag na mga kababalaghan na bumabalot sa lagusan ng tubig na ito. At aalamin natin ang mga kwento mula sa naiulat na totoong nakaranas ng misteryo dito sa Dam ng Kamatayan. Isang lagusan ng tubig. Sa maliit na bayan dito sa Mindanao, umano'y lumalamon ng tao. Totoo ba? Guni-guni? Alamat? O katang-isip lamang? Sa wakas, nakarating na rin ako dito sa Misamis Occidental. Wow, grabe, ang ganda dito. Malaparaisong mga tanawin. Ramdamang payak at payapang pamumuhay. Baka sa lugar na ito ang mayaman nitong kasaysayan. Ang Misamis Occidental. Pero sa likod ng kaaya-ayang ganda, tila may ikinukubli daw itong misteryo. Sa bayan ng Plaridel, isa sa madalas pasyalan ng mga lokal at turista. Ang man-made dam na ito, na mahigit 10 dekada na ang tanda. Ang Nazarene Dam ay binuo para magkaroon ng maayos na imbakan at daluyan ng tubig ang mga residente at kanilang mga pananim. Tradisyon na nila ang mag-alay ng 2 kalabaw sa dam para daw magkaroon sila ng masaganang ani. Maganda at malawak ang lugar na ito at tinuturing ang isang atraksyon sa turista. Pero babalik ka pa kung mismo ang mga residente dito ang nagbibigay babala sa iyo tumitigil dahil sa hiwaga na hindi nila mapaliwanag tungkol sa atraksyong ito. Ingat ka. Huwag ka nalang tumuloy sa dam. Ang weird naman eh. Basta ako gusto kong pumunta sa dam. Ganda oh. Wow. Sarap lumangoy. Dam daw na nagbibigay buhay para sa lahat. Ang siya rin daw kumukuha ng mga buhay ng ilang mga taong napapadpad sa misteryosong lugar. Sinasabi ko nga sa kanila, sa lugar na ito, maraming kabalaghagan dito. Sabi nila noon na marami nang namamatay dito, na naliligo dito sa dam na ito. Pag haon na nila sa tubig, wala na, dubo na lang ang nakikita. Kada tuwing lukuha, gina.
naitagura. Ay, dapoy utulukod. Ayon sa ilang residente, ang dahilan daw ng mga hindi maipaliwanag na kamatayan ay ang elementong nagagambala daw sa tuwing nag-aalay sila ng dalawang kalabaw sa dam. Isa si Nanay Mary Jean sa mga mayroong personal na karanasan sa umano'y misteryo ng dam. Nagsimula raw itong mangyari noong siya'y buntis. Matapos daw mapadaan si Mary Jean sa dam, sinundan daw sila ng isang diwata na parang gusto silang bantayan ng kanyang anak. So Nanay Mary, feeling mo, parang nalaglag ka na doon. So parang hinahabol talaga yung ipinagbubuntis ng bata. Opo. Alam ko yung dam, mayroon yung ano, himalayon nga kumukuha sa kanya. Kasi yung nagbubuntis ako sa kanya, dinudugo ako. Nahulog ako sa dam. 6 months pregnant ko, siya ang binubuntis ko. Pag nanganak ako, palagi siyang may sakit. Pumunta ako sa doktor. Sabi naman ng doktor, walang finding ng doktor. Tapos pumunta ako sa albularyo. Sabi ng albularyo, meron ko no siyang kakambal. Lumaking masunurin at mabait na bata ang kanyang anak na si Junior. Hanggang sa siya'y magbinata, hindi siya sumuway kay Mary Jean. Anong klaseng bata si Junior? Ano ang magaganda mong alaala sa kanya? Mabait siya, tahimik. Pag magluluto ako, siya ang unang tumikin sa luto ko. Sabi niya, masarap to ma. Sabi niya, sana ma, palagi na lang itong ulam natin. Pero isang bagay lang daw ang palagi niyang ibinibilin sa anak. Ito'y ang huwag pumunta sa dam. Pero kahit masunuring bata, sumuway pa rin siya at nagpunta pa rin sa dam. Ano ang nangyari nung araw na yun? February 17, tanghali yun, na kumakain kami, hindi masarap ang kain namin. Kasi tinanong naman ng papa niya na nasaan si Junior. Sabi naman ng ate niya, pumunta man doon sa computeran. Pumunta siya dito kasi kasama niyang pinsan niya, yung kabarkada niya. Kapitbahay lamang namin yung kasama niya. O pagkatapos, sinabi mo ba na nagpaalam ba siya sa'yo na pupunta sila doon? Hindi. Hindi nagpaalam. Pero ang kinatatakutan ni Mary Jean na mangyari, dumating ng parang isang masamang panaginip. Ano nga bang trahedya ang naghihintay sa mag-ina? Totoo nga ba ang diwata sa dam at bakit sila sinusundan ito? Masayang nag-bonding noon si Junior kasama ang mga kaibigan. Nang magkayayaan sila na maligo sa dam. Wala silang kamalay-malay na nakaabang na pala kay Junior ang panganib. 2018, nangyari na ang bagay na pinakakinatatakutan ni Mary Jean. Junior! Gumising nga, Junior! Junior! Gumising nga, Junior! Gising! Junior! Gumising. Nilamon ng dam si Junior. Walang nagawa ang kanyang mga kaibigan. Dito kayo nakatira, parati mong nakikita yung dam. Anong nararamdaman mo? Ito yung makikita mo yung dam na sa pagkakaalam mo at pinaniniwalaan, ito ang dahilan ng pagkamatay ng iyong anak. Minsan po, nagagalit ako kasi hindi ko tigilan. Nararamdaman ko. Kasi biglang yung nawala siya. Mahal ko yung anak ko. Sinabi ko sa Panginoon, bakit? Sinabi na ako nagkulang sa kanya. Hindi, pag nagpaalam lang siya sa akin, hindi ko siya ipigilan pupunta dito kasi alam ko yung dam, mayroon yung ano, Himalayon.
Hindi lang si Mary Jean ang nawala ng mahal sa buhay dahil daw sa dam. Si Nanay Remedios, 80 years old, manggagamot sa barangay Tipolo. Namatayan din ng mga kaanak na pinaniniwala ang kinuha rin daw ng dam. Ako ang mga parinte, mga kapisan. Tulog din sa buok ng kuan. Aning tulog ka isuun din ng kuan si Gaspar, si Baltasar, o si Melchor. Minabuti ng aming team na ikwento sa kanya ang sinapit din ng anak ni Mary Jean. At itanong kung totoo bang ang diwata sa dam ang may kagagawa ng trahedya. Paliwanag ni Nanay Remedios. Huwagin ng umuang dambiri o tao, inihawan mo na ang karabaw. Ang ihawan, tagura ka buok. Nya, tagura po ka buok ang kuhaong tao. Paniwala pa ng manggagamot na si Junior at ang diwata sa dam ay kapwa daw kambal. Naagit sila yung mga timailan nga na ikuhan. Kanang ilahang kuhan nga kinayagin nila. Ikuha lagi na siya. Pero kuhan, ang ginoon ay magpalo na anak. Siya may nagbuhat na to, siya po'y maghatag na to o kinabuhi. Kung si Junior nakikinig sa atin ngayon, ano ang sasabihin mo sa kanya? Sasabihin ko sa kanya na mahal ko siya. Bakit siya sumuhay sa akin? Pero ano, hindi naman siya ano, kasalanan niya. Kasi baka mayroon yung siyang kakambal kasi kay nag-ano siya. Malaki siya, mayroon naman siyang, hindi naman namin siya, ano, pinagbawala na umalis. Bakit ganun lang, kadali yun? Wala. Samantala, ang lokal na pamahalaan ng lugar naniniwalang aksidente ang mga nangyari. Kaya para hindi na masundan pa ang namamatay sa dam, dinagdagan nila ang seguridad sa lugar. Yung hanging bridge, bago yan, ginawa yan. Para naman yung, aside from the tourist attraction siya, para na rin yung mga tao hindi masyadong mahirapan sa pagdaan kasi ibang barangay sa kabila, ibang barangay dito. Pag may baha, hindi sila makakatawid. Wala po dapat ikatakot yung mga turistang pumupunta doon kasi sinisigurado po namin sa LGU yung safety ng mga tao na pumupunta doon. Safe na safe po kayo. At doble effort yung ginawa nila para sa kaligtasan ng mga tao at sa mga residente pumupunta doon. Doon, ma'am. Kabila yun. Totoo man o kathang-isip, ang mga kwento-kwento tungkol sa bawat lugar na ating pinupuntahan. Mahalaga ang ibayong pag-iingat. Walang mawawala kung maniniwala. Dahil buhay ang nakataya kapag nagpabaya. Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A love to lash. Pampakapal ng pinikmata at kilay. Ang maganda dito sa love to lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam. Kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong pilikmata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara everyday. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, a love to lash.